So pakita ko sa inyo yung pool nila. Napakaganda ng pool nila. Kala mo nasa ibang bansa ka. So ito yung infinity pool. Yan, kung nakikita nyo. Itong nasa harap. Yan. Yan ay 3 feet. Tapos pagdating dun sa dulo, yun naman yung 5 feet. Hotel room review tayo. Sige, dala po sa may kaliwa. Alright, so nandito tayo sa ASEA ngayon. May reviewin tayong hotel room from ASEA. So yung kinuha naming room ngayon is deluxe room na may sea view. So kaya bakit siya may sea view? Kasi meron ka naman talagang view. So yung kinuha namin is 2 single bed. So pero good siya for 2 person each bed. So ang ganda nung bed nila. Very comfy, lambot. Ang ganda nung comforter kung makikita niya yan. So bigyan natin ng ano yan. Bigyan natin ng mga 4 star. 4 star pa lang kasi hindi masyado makapal. So meron kang hotdog pillow, tawag ko dito eh. Hotdog pillow ng bata ko. Ganyan. Oh, yung lambot ng pillow. So malambot yung pillow nila pero kulang yata. At least, sige, request na lang tayo. Hindi ko alam kung may charge yung additional pillow nila. Pero maganda yung quality ng pillow nila for room service. Ito, okay naman yung phone. Maganda yung phone nila for room service. Mukha naman siyang nasanitize. So yan, ang ating kama. So, 2 bed yan. Hindi ko pa na-check yung ambience. So, mamaya check natin kung kumusta yung ambience. Mamaya ang gabi, kuha tayo ng isang picture. Pero I'm sure napakaganda ng ambience nito. So, meron siyang isang toilet and bath na kasama dun sa room. So, pakita ko yung toilet and bath natin. Wow! First class! Ang ganda ng toilet and bath, guys! Silipin natin. So, meron pang shower na may clear glass. Pasok tayo. Tingnan natin kung kumusta yung shower nila. So, ito yung tube na ng shower. So, hot and cold yan. Meron kang option for hot and cold. And meron ka rin option kung ayaw mo ng overhead shower. So, meron ka rin option for this. Hindi ko alam tawag dito. Comment na lang kayo kung anong tawag dyan. And, napakalaki naman ng shampoo. Para ka namang mag-stain dito ng isang linggo. Pero po, ito yung kasama na shampoo. So, yan. Tapos, shower gel. Ang laki ng dalagyan. Para mag-stay ka ng mga dalawang buwan. Tapos, meron ka dito, ano, meron ka parang bench na maliit. Hindi ko alam po ang tawag dito. Technical terms, ha. Hingin lang tayo ng ano, comment from Sir Dian kung anong tawag dito. Sir Dian, shout out sa'yo. So, yan. Pwede kang umupo dyan. Puka lang ng konti habang naghihintay kang uminit. Yan. So, pwede ako po, abang inaantay mo uminit yung shower. So yun. Atin yun sa labas. Yan. So, alright. So, maganda yung ano ha, maganda yung shower. Sa sink naman. Oh, malinis yung sink natin ngayon. And spacious. So, meron kang tissue na kasama. Hindi mo na kailangan mag-request ng tissue. 2 glasses, syempre kapag umaga kailangan magmumugagal. And ano to? So meron kang foaming hand soap na kasama sa room. Ano, ang body lotion as well. Kompletong amenities to. Hindi ako sanay yan. So ito yung ano nila, vanity kit. So part ng vanity kit, yan nakalagay, vanity kit, ang cute. And yung dental kit natin, 2 yung kasama. Kung hindi kayo nagdadala ng sarili nyong toothbrush, meron naman silang kasamang free vanity kit at saka dental kit. So, para hindi na problemahin ng mga frequent traveler natin. Pero, ang suggestion ko, magdala kayo ng sarili nyong toothbrush at saka toothpaste. Mas, ano yun, hygienic. Tsaka, mas tipid din. So, ang ganda ng towel.
ko to towel. So, meron pang 2 towel and 2 face towel. Alright? So, yung ating trono. At guys, dun sa mga ano, laging sa mga may kasama na ano, na alam mo na, ating better half na katulad ko, meron tayong vanity mirror na naiilang ako lagi pag tinitignan ko yung vanity mirror na yan. So close na lang natin. Pero ang ganda niya kasi very essential yan sa ating mga better half. Okay. And meron tayong kasamang chinelas. So hindi ko alam kung pwedeng iuwi ito. Ito yung chinelas guys for our room. So hindi ko alam kung anong kasya sa akin to, kung anong size. Pero importante at least, di ba? Meron, Asaya is really giving everything for their, ano, for their customers. Alright, so basic yan, pero ma-appreciate natin yan kapag nag-check-in tayo dito sa Asaya Subic Resort. Alright, so ngayon, ito naman yung ano, ito pa yung pinaka-importante sa lahat. Dapat may free water lagi. So, dalawa yung kasamang free water at saka meron tayong free packs of 2 packs of coffee. So, guys, ang laki ng room. Ito yung entertainment area natin. So, ang laki ng TV. Hindi ko pa siya nabubuksan kasi kakadating ko lang. Yan. Buksan natin mamaya. So, yung TV niya is, I don't know kung 50 inches to. Hindi ako sure ah. I think ano yun, 50 inches yung TV natin. Alright? So, meron kang malaking room dito. Ay, meron kang malaking mirror. So, ewan ko na lang kung manghingi ka pa ng extra mirror sa laki niya. Alright? So, meron kang study table. Ang haba niyan hanggang doon sa, ang haba niyan hanggang doon sa television. So kung gusto mong mag-office o mag-stay dito ng o mag-quarantine ng mga 2 buwan, 3 buwan, pwedeng-pwede. Binigyan ka talaga ng malaking space para sa mga gamit mo sa opisina, sa laptop. Pwede nga desktop dito eh, kahit gaano kalaking desktop, 3 desktop yata yung kasya dito. Okay, pero ang ganda ng room ha, to be honest, lalo na yung sea view room nila. So sa umaga, maririnig mo, buksan mo lang yung pinto. So, ang sarap pakinggan. Sarap pakinggan nung ano, nung agos ng dagat. Medyo may music lang dun sa restaurant kasi yun, restaurant yun. Restaurant yan. Yung room namin ah. Pero meron pang ibang room dito na mas mataas. So, yun, medyo maririnig mo talaga yung combination ng hangin tsaka yung agos ng dagat. So, all in all, ngayon pa lang, ang rate ko dito is 5-star na. TMW rate, 5 star. Alright? So, mamaya titignan naman natin yung sa labas, yung facade. Ngayon, social na tayo, ha? Facade na. Hindi na yung, ano, hindi lang yung, ano, yung view sa labas. Yung facade na yung sisilipin natin. Alright? Okay. So, tingnan naman natin yung beach, yung pool, at saka yung dagat. Kung nga pala, bago ko makalimutan, tingnan natin yung, ano, yung cabinet. So, ito, meron ng, meron ng single 2-door cabinet. Yan. Yung cabinet natin, meron kang to, meron kang laundry bag. Kung gusto mong magpa-service ng laundry, so dalawa yung provision nila for laundry bag. And meron kang ito yung laundry bag pala natin. So meron kang 2 provision ng laundry bag. At meron ka ring safe. Hindi ko pa nagagamit yan ever. Kahit sa mga hotel na chinekin ako, hindi pa ako nakagamit ng safe. Pero kung gusto nyong gamitin yung safe, tawag lang kayo sa front desk or sa reception para at least mabigyan kayo ng assistance. So meron siyang kasamang 2 bathrobe. So I think kung marami kayo, kasi kami, nag-request kami ng extra bathrobe kung kailangan. Hindi ko alam kung may charge, pero kung may charge naman, hindi naman ganun kalaki siguro. Minimum charge lang. Pero hindi mo naman kailangan ng bathroom. Bakit? Ilang bang katawan? Alright. So, meron ka rin drawer dito. I think drawer to. Oh, so, yan. Meron kang drawer for your extra things na gusto mong i-segregate dun sa mga bagahe mo.
So, plus point yan sa akin pag may cabinet. It's very important. Ako kasi medyo OC ako sa ibang gamit. Hindi naman totally OC. Medyo OC lang ako sa ibang gamit na kailangan i-segregate from my clothes kapag nagka-travel ako. And meron ka rin ditong, I don't know kung may, hindi ko alam guys kung may bayad na. Pero sana wala kasi trip ko to eh. Itong fish duck. Tsaka itong ano, potato fries. So, meron ang kasama niyan. Pagpasok ko dito, hindi po galing sa ano yan. And ang ganda pala ng painting. So, merong painting. Ang ganda ng ano, ang ganda ng theme ng painting ng room namin. So, yan. Tignan niyo guys. Diba? Ganda oh. Hindi ko alam kung sino nag-paint yan ito. Tignan natin kung sino nag-paint. Kasi sa mga, ano, sa mga room talaga, napaka-importante yung ambience. Ayan, support local artist. Hindi ko mabasa. I think ang pangalan niya is John Bagayaw. Bagayaw. So, December 6, 2021. Ganda. So, totally ang ganda ng ambience ng room natin. Ulitin ko lang uli. Emphasize ko lang. Ang ganda talaga ng ambience ng room natin. So, kung titignan niyo ya. Tapos, meron ka pang sea view. So kahit hindi nyo na ako nakikita kasi against the light, pero gusto kong pakita. Ang gusto ko lang naman pakita is yung view ng hotel room namin. Alright? Okay. Sige. Silipin naman natin yung pasad tapos tingnan natin yung beach saka yung pool. Alright? Alright, so ito yung pinakaharap ng Asaya Beach Resort. So kung nakikita nyo, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5 na building facing beachfront. So medyo meron pang ibang building doon. I think 4 additional buildings doon naman sa kabilang side. So ito naman yung beach. Yan, so ang ganda ng ano, ganda ng buhangin. So pinong-pino kung nakikita nyo. Yan yung buhangin. So tapos meron dito sa front na waterfall effect nung wall from the pool. So para siyang infinity pool yung tinatawag. Hindi ko alam yung technical term kung ano yung technical term nun, pero ang tawag ko doon is infinity pool. Tapos meron silang bar doon sa taas. Yun. Siguro maganda dito pag gabi. Ayan yung bar. Kung gusto niyo mag-chill sa gabi o kaya sa hapon para panoorin yung sunset. Ngayon napakainit eh. Anong oras na ba? Mag-alas 4:30 pa lang pero napakainit pa rin. So, as of recording, ngayon ay November 19. So, medyo mababa na yung araw. Mabilis na gumabi. As my mother once stated, breakfast is the most essential meal of the day. Ayan, punta naman tayo sa pool kakatapos lang ng breakfast natin. So, pakita ko sa inyo yung pool nila. Napakaganda ng pool nila. Kala mo nasa ibang bansa ka. So, ito yung infinity pool. Ayan, kung nakikita nyo. Itong nasa harap. Ayan. Ayan ay 3 feet. Tapos, pagdating dun sa dulo, yun naman yung 5 feet. So, dito pwede mga bata. Ayan, yung malapit lang yun. So, ito yung orientation ng kanilang infinity pool. So, ang ganda. So, highly recommended talaga itong Asaya Subic Bay Resort dito sa Subic. So, yun. Yan yung dulo ng infinity pool. So, yung area na yan, sa dulo na yan, yan, 5 feet na yan. Yun. So, yan yung 360 view natin. Ganda, no? Very relaxing. Hindi pa masyadong mainit ngayon.
alas 8, quarter to 9 pa lang. So, tamang-tama kung ayaw nyo na masyado mainit. Okay naman yung experience ko dito sa ASEA. Ang ganda ng customer service nila. So, kung nagko-consider kayo na magbakasyon within the Subic area, so, highly recommended itong ASEA Beach Resort. Alright? So, kailangan ko yata mag-chinelas. Kasi ang ganda ng mga ano dito, ang ganda ng mga umbrella tables at saka cottages. So, mamaya balik ako dito bago mag-sunset para panoorin yung sunset.